talakayin ang katotohanan na tuntunang magbibigay-lina o sa lahat ng isyong panreligyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Ipagbadya, sino ang Panginoon ng mga kalangitan at kalupaan? Ipagbadya, siya, si Allah. Quran 13, Ayah 16. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Sa muli pong pagtatanghal ng ating palatuntunan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, akin ko po munang bigyang daan itong atin pong mga panawagan, ang ating tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito pong ating tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato at bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, kayo po ay aming inaanyayahan na dumalaw sa ating tanggapan at saliksikin ang Islam upang sa ganon, tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa pinaniniwalaan ng mga Muslim ang Islam. At yung ating branch po, ito po ay matatagpuan sa Notre Dame Avenue dito po sa Cotabato City, sa may harap po yan ng Indio, no, sa Notre Dame University. At sa mga kapatid po natin, sa mga kababayan po natin na patuloy ang pagsaliksik at pagsubaybay ng ating palatuntunan, ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na pong makita sa youtube.com. Gagawin po lamang ay i-search or i-type po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palatuntunan. At paki-like na rin po, no, yung ating Facebook page na Bro Khalid Sanchez. Sa mga nais pong maging bahagi ng ating palatuntunan, kayo po ay maaring magpadala ng inyong mga katanungan. Ang atin pong hotline cellphone number ay 0915-5063652. Ulitin ko po, 0915-5063652. Isa pa, 0915-5063652. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Sa hapong ito ay kasama ko po ang atin pong tagabasa ni Sheikh Morris Kabugatan. Siya po ay isang hafiz. Siya po ay nakasaulo ng buong Quran from cover to cover. Siya po ang ating makakasama at of course, makakasama din po natin ang akin pong estudyante ng comparative religion, si Brother Lut po. No? Siya po ay isang balik Islam. Ngayon po siya ay nandito na po sa Islam. Dating Katoliko po yan. At ito po ang kagandahan sa Islam, no, sapagkat marami po sa mga tao na nandito mananampalataya sa Islam ang naka-memorize ng buong Quran from cover to cover. Isang bagay po na napakaganda sapagkat una, magkakaroon ng tinatawag na pag-preserve. May preserve po yung revelasyon ng dakilang tagapaglikha. So, mangyari man na ang lahat ng Quran na nakasulat sa papel ay masunog, mawala po, hindi pa rin mawawala ang revelasyon ng dakilang tagapaglikha sapagkat ito ay memoryado ng mga Muslim. At ito na nga, buong Quran pa kasama natin. Unlike po sa Biblia na kung saan ay wala po ni isang Kristiyano ang nakamemorize,
ng buong Biblia. Sapagkat una po ang Biblia, ito po ay napakaraming version at yun nga, no, mahirap siyang ma-memorize. Anong version kaya ang i-memorize? Merong King James Version, Revised Standard Version at iba pang mga version na magkakaiba, magkakasalungat ang kanilang laman. Bago po sa pagsimula, no, ready na siguro ang ating mga kasama ko, bago natin simulan ang ating palantunan ay nais ko po munang bigyang daan po yung ating ito greetings po muna, no. Binabati ko po ng isang maligayang pag-aayuno, no, ang ating pong mga kaibigan na katulad nila Brother Omar Banaag, Sister Jane Pandalangan, si Engineer Tizan Gyamaludin at si Engineer Nuruddin Bila, si Brother Abdullah Gayak po yan ng Cotabato Hardware. Dito po yan sa Cotabato City. Kung kayo po ay may pangailangan sa construction, dyan na po tayo sa kanyang hardware sa may Mabini po yan. Si Brother Ibrahim Mendez, si Engineer Nasir Maulana, si Sister Maduna Kidato, si Sister Nurabay Bayang, si Sister Laila Manabat po ng Jeddah, President po ng Arrahma Islamic Information Center, si Sister Nabila Aliling at si Baydido Bansulat Bagmagunawal Pitado. Sa inyong lahat po, assalamu alaikum. Okay na tayo, Sheikh, no? Okay, so unang katanungan po na ating tatalakayin, ito po ay mula kay Texter 0906-8760318. Salam, brother. Wa alaikum salam, rahmatullah. Ang tanong ko lang po kung saan ngayon nakatira si Dajjal, ang hari ng mga satanas. It's me, Mr. Afghan. Maganda yung tanong niya, Sheikh. First time ko itong tatalakayin dito sa ating palantunan kung saan nakatira si Dajjal, para po sa kaalaman ng ating mga kababayang mga Kristiyano. Ito pong si Dajjal, ito yung Antichrist, diba? Ito yung Antikristo na sinasabi, the false Messiah. Yan po yung si Dajjal. At ang tanong ng ating tagapakinig ay, nasaan daw ba siya ngayon? Nasaan daw ngayon si Dajjal? May idea ka, Brother Lutfo, kung saan siya ngayon? Si Brother, pangalan ng island. Okay. May idea si Brother Lutfo. Maganda at may idea. Si Sheikh. Ito si Sheikh, maraming alam pero tinatago niya, nahihiya siya eh. Maganda at naitanong sa atin ito. Kasi meron akong nabasa, Sheikh, na isang hadith sa Sahih Muslim. Isang pagkakataon na kung saan ay isa sa mga naging sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang Kristiyano na naging Muslim at ayun siya. Kung hindi ko malimutan, ang pangalan niya ay si Tamim. May maalala ka, Sheikh? Ang pangalan niya ay si Tamim, isang Kristiyano na naging Muslim. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglakbay siya, Brother Lutfu. At nung siya ay naglakbay, may mga kasama rin siya, sumakay sila sa isang barko. No? At sa kanilang paglalakbay sa loob ng isang buwan, ay halos inaraw-araw, gabi-gabi sila ay ginugulo ng alon. Kumbaga, hindi sila nakarating doon sa lugar na kanilang patutunguhan dahil naligaw yung kanilang sinasakyan dahil sa napakalaking alon, kaliwat kanang alon na kanilang dinadaanan. Hanggang sa isang araw sila ay napadpad sa isang island. Ayan, yung sinasabi mo, napadpad sa isang isla, island. At doon sa isang island, sa isang isla, ay ito ni ginanarrate ko itong nabasa ko na hadith sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ninarrate din ng isa sa mga sahaba niya para malaman natin kung saan nga ba siya ngayon, sinasabing Dajjal. So pagdating nila doon, Brother Lutfu, kanilang mayroon silang nakita na isang parang hayop dahil sa ang buong katawan niya ay puno ng buhok, no, balahibo, hindi mo
hindi mo ma-determine kung alin doon yung yamba ay buhok ba yun sa ulo niya or sa katawan pa ba yun, dahil halos buong katawan ay punong-puno ng buhok, no? Balahibo. At nagpakilala siya, ang pangalan niya ay si Al-Jassasa. Tama ba siya? Al-Jassasa. Kung narinig niyo yan. Spy. Kasi yan naman ang meaning, di ba? Wala tajassasu. Tama ba siya? Suratul Hujurat. Do not spy on one another. Pangalan niya si Al-Jassasa. So, itinuro niya yung isang monasteryo doon sa island. Monastery. Kumbinto. Monastery. At doon ay pumunta itong napadpad sa island. At doon ay meron sila nakita na isang tao na nakapusas ang kanyang kamay sa kanyang liig. Ibig sabihin, ganito yung shaky forma, no? Hirap nun, ha? Yung kamay mo nakapusas sa liig niya. Pati yung kanyang legs ay nakakadina rin. At doon nga, nagkaroon ng question doon. Marami silang tanungan. Itong si Tamim, maraming tanong doon. At sinasagot naman nung lalaki na yun. Hanggang sa nagsabi yung tao. Sabi niya, ako, si Dajjal. Sinabi niya na siya ay si Dajjal. I am Dajjal. Now, itong pangyayaring ito ay ikinwento niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinwento niya ito. At ang propeta ay nakikinig doon sa kwento niya. Hanggang sa ang propeta ay nagbigay siya ng pahayag pagkatapos niyang marinig yung kwento ng isa sa mga sahaba niya, na totoo na si Dajjal ay nasa isang isla, nasa isang island. Binanggit pa nga niya, ito'y nasa silangang bahagi, nasa silangan, east, nasa silangan. So, kung ang propeta ay nasa Arabia, so ano ba ang silangan ng Arabia? Yung silangan ng Arabia, doon niya sinasabi, nasa isang remote island, no? So, kung ikay nasa silangan ng Arabia, nasa Arabia, ang silangang bahagi niya, yung nandiyan yung Syrian or Yemen Sea. So, dyan sa dagat na yan, marami mga isla dyan na yung ibang mga island dyan ay hindi pa na-discover ng tao. At yun nga, isa sa mga sahabi ng propeta nakapunta doon. Sa mga tuwid, itong si Dajjal ay isang tao ito na nakakadina siya, nakatago. Nakakadina siya at nakatago. Kung siya ay buhay pa nung panahon ng propeta at hanggang ngayon buhay din siya, napakahaba ng kanyang buhay, no? O, kasi di ba ito siya ay pagsubok ito ng Allah. Yes, so, pagsubok ng Allah sa tao itong si Dajjal, yung Antichrist. At nasa isang isla. Actually, kung titingnan mo nga sa mga pag-i-research mo online, meron kang makita na mga island na may monasteryo na parang may isang yung building niya ay, kung titingnan mo from aerial view, mula sa langit, titingnan mo, yung kanyang building ay parang nagmumukhang isang mata. One eye. E di ba ang Dajjal, isang mata lang yung isang kabilang mata niya is protruding. Yung isang kabilang mata niya ay bulag. O, dalawa, pero yung isa bulag. At sa gitna nga ng kanyang mga mata ay nakasulat doon yung tatlong letra. Diba, Sheikh, no? Yung letrang kaf. Ano yung isa? Fa. At sa yung ro. KFR. Now, na ibig sabihin nito ay kafir, no? At sinasabi nga doon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, hindi lang propeta ang nagsabi niya, kundi halos lahat ng propeta ay nagbigay sila ng babala tungkol sa pagdating ng isang Dajjal, Antichrist.
maging si Jesucristo, nagsabi rin siya, maging si Jesus Christ, nagsabi rin siya tungkol sa pagdating ng Antichrist. Meron din siyang binabanggit. Sa Biblia, maraming talata tungkol dyan. Halimbawa, yung sa aklat ng Mateo, ganito po ang sinasabi para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Ano po? Sa Mateo 24, ito yung mga tanda ng katapusan ng mundo. Basahin ko mula po sa unang talata, sabi niya, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiwang isang bato sa ibabaw ng bato, ng ibang bato na hindi ibabagsak. Tres. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, kailan daw mangyayari ang katapusan, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. 4. At sumagot si Jesus, sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 6. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo sa na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay isang pasimula ng kahirapan. Diretsoin ko sa 11, at magsisibangon ang maraming hula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Si Kristo, mayroon din siyang mga hula, Brother Lutfo, tungkol sa pagdating ng bula ang propeta maging ng Antikristo. Now, ang tanong ng ating texter ay, saan siya ngayon? So, ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa binasang natin sa Sahih Muslim, yun siya, na siya ay nasa isang malayong isla sa silangan. Kung ikaw ay nasa Arabia, nandoon nakapusas, nakagapos sa isang monasteryo, sinabi ng propeta yun. Hindi siya makalabas. Siya ay napigilan. Siya ay nakakulong. Sinabi ng propeta yun. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol doon? Saan nga ba siya? Alam mo, Sheikh, alam mo, kapag ikay mag-aral sa pastor, gamit ang Biblia, hindi niya ito sasabihin. Na maging sa Biblia ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, ay sinasabi na ang Antichrist o Antikristo ay nakapigil siya ngayon. I mean, nakabilanggo siya. Maging sa Biblia. Sinasabi yun. Ha? Maging sa Biblia. Tinawag nga yan ni Pablo na isang tampalasan. Yun siya, tampalasan. Ito, babasahin ko. Sa sulat ni Pablo sa mga taga Tesalonica, sa ikalawang sulat niya, 2, ang mga talata ay 7-8, ganito ang pagkasabi. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Ayan. Sino ang kanyang tinutukoy? 8. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan. Yun, yung Antichrist yan. Napapatayin ni Jesus. Totoo naman, sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino bang makapatay sa Antichrist o Dajjal? Diba ang makapatay, sinabi ng prophet na ang makapatay kay Antichrist or Dajjal, si Jesus Christ din. Sabi nga dito eh, at magagayoy mahayag ang tampalasan na papatayin ni Jesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Now, tampalasan. Meron siyang footnote
na footnote, ibig sabihin meron siyang corresponding na talata para malaman mo kung sino ang tinutukoy dito na tampalasan. Ito, footnote 1. Ang kanyang footnote, para malaman mo kung sino yung tampalasan na sinasabi niya, Juan, 1 Juan 2, 18. Basahin natin ang 1 Juan 2, 18. Ito daw yung tampalasan. Okay, ganito ang pagsabi. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo o Antikristo. Yung tampalasan na sinasabi po doon, yun yung Antichrist. Nasabi sa talata siya ay pinipigil ngayon hanggang sa alisin siya. So, tama rin pala yung hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakaposas, nakabilanggo yung Dajjal ngayon hanggang sa siya ay makaalis doon. No? Nandoon siya ngayon. Yun po ang aming kasagutan doon po sa nagtanong na saan si Dajjal. At the end of the day, Allahu alam. Siyang tunay nakakaalam sa eksaktong location niya, ang dakilang tagapaglikha. Kung saan yung isla na yun, wala na tayo doon siya. Wala na tayo doon kung saan yung island na yun. Kung saan siya sa parting mundo. Meron din nagsabi na sa Bermuda Triangle. Di ba, Brother Lotso, narinig mo yan? Bermuda Triangle daw. Oh, yes. So, yun po ang aming kasagutan. Mula po kay Texter 0918-918-2163. Ang tanong ko po, Bro Khalid, bakit may sugo na ipinadala si Allah? Oh, maganda yung tanong ni Sheikh. Bakit daw may sugo? Ayan, Muslim yun, Sheikh. Hindi sinasabi, Sheikh, kung siya ay Muslim ang nagtanong. Ang tanong niya lang kung bakit daw may sugo. Ang sagot namin ni Sheikh ay mababasa sa sinabi rin ng dakilang tagapaglikha. Sa chapter 4 ng Quran, ang talata ay 165. Ito po ang dahilan kung bakit may sugo, no? 165 ng Quran. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Mga sugo na nagbigay ng magagandang pahayag, gayon din ng babala upang ang sangkatauhan ay wala ng may pangatwiran laban kay Allah. Matapos ang mga sugo ay isugop at si Allah ay sukdol ng kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Yun. Yun po ang dahilan kung bakit may sugo na ipinadala. Sabi niya, mga sugo na nagbigay ng magagandang pahayag, gayon din ng babala, upang ang sangkatauhan ay wala nang maipangatwiran palaban kay Allah matapos ang mga sugo at si Allah ay sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang talatang ito ay hatid sa inyo ni Sister Donabel Gary. So, sabi niya, Sheikh, ang purpose daw upang wala nang maipangatwiran ang tao, tama naman eh. Kasi kung hindi magpapadala ang Allah ng sugo sa mundo, pagdating sa kabilang buhay ang tao magreklamo yan siya. Bakit mo kami parusahan? Hindi ka naman nagpadala ng sugo. Hindi namin alam yung kalooban mo, hindi namin alam yung landas mo dahil hindi ka nagpadala ng sugo. Ngayon, dahil ang Allah nagpadala siya ng sugo, o hindi tunay na wala nang maipangatwiran ang tao. Dahil dumating ang sugo andyan mula kay Adam, dumating yung iba't ibang mga messengers niya, nandyan si Moses alayhi salam, nandyan si Jesus Christ. At ang huling sugo na kanyang ipinadala ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the last prophet, no? Khataman Nabiyin.
ang huli o sagka sa lahat ng mga propeta, ang last messenger. So ang tao, wala na siyang maipangatwiran ngayon sa kabilang buhay kapag tayo magkita-kita doon, dahil tunay na dumating ang sugo, nagpahayag sa tao, ngunit hindi tinanggap ng tao. Kaya kung siya mapunta sa impyerno, hindi na siya makakapangatwiran pa. Dahil kasalanan niya talaga yun. Hindi siya naniwala sa propeta. Ano? Ang pinaniwalaan niya lang si Jesus Christ. Ang problema, si Jesus Christ, sugo para sa bayan ng Israel, hindi para sa buong mundo. Ang propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sugo para sa buong sanlibutan. Inni Rasulullahi ilaykum jami'an. Tama siya. Ako ay sugo sa inyo, sa inyong lahat. Sa inyong lahat. So kasama yung jin, kasama ka, kasama ako, kasama nagkikinig, lahat-lahat tayo. Ang susundin nating sugo, ang propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung hindi mo ito paniwalaan, abay, wala ka nang maipangatwiran ngayon sa kabilang buhay. Now, sa Biblia, meron ding sugo na sinasabi dito, Sheikh. Pero, ang Diyos sa Biblia, ang kanyang sugo, demonyo. Masamang espiritu. Huwag po kayong magagalit sa akin, babasahin ko po, ha. Kasi baka isipin nyo, ako ay gumagawa-gawa ng kwento. Hindi po. Ito po ang sinasabi sa Biblia sa Aklat ng Mga Hukom. Ang kabanata po ay 9 at ang talata ay 23. Ganito ang sinasabi. At nagsugo ang Diyos ng isang masamang espiritu. Sa makatwid, demonyo siya. So, sa Biblia po yan, no? Ang Diyos ay nagsugo ng demonyo, sa mga espiritu ayon sa Biblia. Anyway, yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Ang totoo naman po niyan, ang sugo ng dakilang tagapaglikha para itwid ang tao. Hindi para iligaw. Hindi para didemonyohin siya. No? Para itwid ang tao. Makatahak siya sa matuwid na landas. Okay, yun po ang aming kasagutan. 0917-8192-123. Good PM po, Bro Khalid. Binanggit din po ba sa inyong Quran si Jesus Christ? Napakaraming beses. No, Sheikh, no? Allahu Akbar. Ilang, ano yun, Sheikh? Ito, tingnan natin sa ano natin. Ha? Mayroon akong ano dyan. Mayroon akong file kung ilang beses na binanggit si Kristo sa Quran. Tayo. Ilang beses na binanggit si Nabi Isa alayhi salam sa Quran? Ito. Simulan natin kay Moses, Musa alayhi salam. 177 times na binanggit sa Quran. Abraham o Ibrahim, 74 times na binanggit. Noah or Noah, 47 times na binanggit. Joseph, 34 times. Adam, 25 times. Solomon o Sulaiman, 19 times. Jacob o si Jacob, 18 times. Si Isaac, 16 times. Si David o si Dawood, 16 times. Si Ismail, 6 times. Si John the Baptist o si Yahya o si Juan Bautista, binanggit din, 5 times. At si Jesus Christ, binanggit 37 times. Marami. Alam mo ba kung sino ang pinaka maliit masyadong binanggit siya? 4 times lang siyang nabanggit sa Quran. Siya ang pinakamaliit. 4 times si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grabe, no? Dapat siya ang pinakamarami sana kasi sa kanya ipinahayag ang Quran, pero hindi. Nahigitan pa ni Juan Bautista ang propeta Muhammad. 5 times ang prophet, 4 times na Jesus Christ, 37 times. Yung Suratul Imran at Suratul Maryam, binabanggit yan tungkulin kay Jesus Christ at saka sa nanay niya na si Maria. So, ngayon, tatanong mo, pwede pa tayo mag-cite ng mga talata tungkol sa kay Kristo na sinasabi ng Quran? Opo, pwede tayo mag-cite. Baka naman times lang, wala palang ano, no? Ito po, ito, ang Allah mismo nagsabi, nagbanggit sa Quran, binabanggit niya si Jesus Christ dito. Sa chapter 4, 171 ng Quran,
171 Sheikh, ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ما في السماوات سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Yan, ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Jesucristo po binabanggit po dyan. O angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita. Mangyari nga at ito ay magaganap na kanyang iginawad kay Maria at isang roh o espiritu na kanyang nilikha. Alalaong baga, ang kaluluwa ni Jesus ay nilikha ni Allah. Sa makatuwid, siya ay kanyang alipin at si Allah at ang Espiritu ay hindi magkapantay o magkatulad. Kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo. Huwag kayong mangusap ng Trinidad o ang Diyos ay tatlong persona. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ito ay higit na mainam sa inyo sapagkat si Allah ang tanging nag-iisang Diyos at kaluwalhatian ay sa Kanya. Higit Kanya, higit siyang mataas kaysa sa lahat upang magkaroon ng anak. Sa Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay sapat na upang maging tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. Sinasabi ng Quran na si Kristo daw inamal Masihu Isa bin Maryam. Katotohanan ang Mesiyas, si Jesus, ayun, binanggit ang pangalan. Si Jesus na anak ni Maria, sabi niya, Rasulullahi wa Kalimatu. Siya ay sugo ng Allah at kanyang salita. Waruhu min. At siya ay isang ruh na kanyang ginawa. Alkaha ila Maryam na kanyang ibinigay kay Maria. Yun. At sabi pa niya, wala takulu salata. Huwag daw magsabi ng tatlo. Sinabi naman. Antahu khaira lakum, stop, that is better for you. Innamallahu ilahu wahid, katotohanan ang inyong Diyos ay wahid o isa. So, doon sa talata, sinasabi doon yung pagkasiya, si Kristo, na siya daw ay Mesiyas, siya raw ay son of Mary, anak ni Maria, hindi sinabi siya ay anak ng Diyos. Siya daw ay Rasulullah, sugo ng Allah. Siya raw ay kalima, siya ay roh. Sinasabi doon. Dagdagan pa natin. No? Sa Quran pa rin po yan. Sinasabi kung maliban doon, meron pang sinasabi ang Allah tungkol kay Kristo. Na si Kristo mismo ang nagpahayag din. Ipinahayag din niya sa tao ito. Kung sino siya. Tingnan niyo sa Suratul Maryam, Quran 19, ang aya ay 30. Ganito po ang pagkasabi. Ikaw. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Qala inni abdullahi ataniyal kitab. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Siya, si Jesus ay nagpahayag. Katotohanan ako ay isang alipin ni Allah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya sa na isang propeta. Ayun. Sabi niya, inni Abdullah, si Kristo nagsabi, ako ay alipin ng Allah. Hindi sinabi na siya ay Diyos, anak ng Diyos, siya ay Diyos, kundi sabi niya, alipin siya ng Allah. At sabi pa niya, waja'alani nabiyya, at siya ay ginawang propeta. Doon sa isang katalatan pinasa natin, siya ay Rasulullah, sugo ng Allah. Dito naman, siya ay Abdullah, alipin ng Allah, at isang nabi o isang propeta. Si Kristo pa rin ang tinutukoy. Dagdagan pa natin, no, para sa ating nagtanong. Dagdagan pa natin, tungkol pa rin kay Kristo. Ito naman ay mabasa natin sa chapter 4 ng Quran. Ang aya ay 157 po yan. Ganito ang pagkakasabi. 157, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikaw. At sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan, aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Datapot siya ay hindi nila napatay. Gayon din naman, siya ay hindi nila naibayubay sa cross. Datapwat, ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus. At kanilang napatay ang lalaking ito. At ang may pakakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan, wala silang sinusunod maliban sa haka-haka, sapagkat katotohanan siya, alalaong baga si Jesus na anak ni Maria, ay hindi nila napatay. Ayun, si Kristo pa rin ang sinasabi o pinapatungkulan ng talatang binasa natin. Si Kristo daw ay hindi namatay at hindi rin na ipako sa krus. Isipin mo, Sheikh, katulad ng sabi natin kanina, 37 times binanggit sa Quran, no? Ilan pa lang na nabanggit natin? Tatlo pa lang. Ay dagdagan natin, Sheikh, ng isa pa. No? Isa pa, dagdagan natin. Sa chapter 5, ang talata ay 75. Ganito naman ang sinasabi. Sa Quran pa rin tayo. Ganito yan. Okay. Iqra. Jesus Christ pa rin yan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Lotfu, ang Mesiyas o si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo. Marami ng mga sugo na pumanaw nang una pa sa kanya. Ang kanyang ina, si Maria, ay isang sidika. Alalaong baga, siya ay nananampalataya kay Allah nang may ganap na pagtitiwala sa kanya, at siya ay naniniwala sa mga salita ni Allah at sa kanyang mga aklat tungkol sa surat
Sura 66:12. Okay, kahit doon na lang. Okay. Oh. So si Kristo pa rin ang tinutukoy ng talata, no? Sila raw ay tao, kumakapwa sila, kumakain siya, sinasabi diyan eh. No? Hindi siya higit sa isang sugo. So napakarami pong talata na binabanggit ang Quran tungkol kay Jesus Christ na kung bibilangan, iisa-isahin po natin, hindi po kakasya sa ating oras, no, sa ating palatuntunan. Ngayon, kung ako magtatanong sa iyo, kapatid o kabayan, siguro ang itanong ko sa iyo ay, sa Biblia mo ba binabanggit ba si Muhammad? Kasi tanong mo, si Jesus Christ ba binanggit sa Quran? Ayan po, si Jesucristo binanggit sa Quran. Ngayon, sa Biblia mo ba binabanggit din si Muhammad? Marahil hindi niya alam yun. Dahil hindi yan itinuturo ng pastor, ng ministro ng Biblia. Kung ang Biblia ay merong hula patungkol sa pagdating ni Adolf Hitler, ang Biblia raw ay may hula patungkol sa pagdating ng mga gera, lindol, at kung ano-ano mga kalamidad, merong hula ang Biblia. Aba, sa pagdating kaya ng isang tao na mula sa kanya ay lumabas ang mahigit 1 billion katao, wala bang hula ang Biblia doon? For sure, meron. Sa ibang palatuntunan siguro natin, talakayin natin, no? Shaking tungkol sa bagay na yan. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong po kung meron bang binabanggit sa Quran tungkol kay Jesus Christ. Mula po kay Texter 0912-819-2481. Bakit ang inyong Quran ay Arabic? Magandang tanong din si Kion. Bakit daw ang inyong Quran ay Arabic? Sa palagay mo siya, bakit daw ang Quran natin ay Arabic? Bakit hindi siya English? Bakit Arabic siya? Hindi, basahin natin. Bakit nga ba Arabic ang ating Quran? Oo nga, no? Kasi maraming nagbabasa, hindi marunong sa Arabic. Natsambahan ko yung isang ano, natsambahan. Ang ganda. Ito ang sagot sa tanong ng ating kapatid kung bakit ang Quran ay Arabic. Alam natin na Arabic. Kasi sabi ng Allah, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا Arabia. At aming ipinahayag ang Quran sa wikang Arabic. Hindi sa ibang wika. So ang tanong niya ay bakit? Bakit Arabic? Grabe, no? So, ito ang sagot, basahin natin, Sheikh, sa chapter 41 ng Surat al-Fusilat. Ang talata ay 44. Ganito ang pagsasabi. Ikra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikaw. At kung aming ipinadala ang Quran na ito sa ibang wika na iba sa Arabic, na ano mangyari? Ay kanilang sasabihin, bakit ang mga talata nito ay hindi ipinaliwanag ng uspusan sa aming wika? Ano isang aklat na hindi sa wikang Arabic at ang sugo ay isang Arabo? Ipagbadya, ito ay para sa mga sumasampalataya, isang patnubay at lunas. At sa mga hindi sumasampalataya ay mayroong kabigatan, pagkabingi sa kanila mga tainga. At ito, Quran, ay isang pagkabulag sa kanila mga mata. Sila ay wari bang tinatawag sa isang malayong lugar
kaya't sila ay hindi nakikinig o nakakaunawa. Maliwanag yung dahilan siya kung bakit Quran. Sinabi ng Allah, ulitin ko lang ha, sabi yan eh. At kung aming ipinadala ang Quran na ito sa ibang wika, ibig sabihin hindi Arabic, sa ibang wika na iba sa Arabic, ay kanilang sasabihin, magre-reklamo pala ang tao. Bakit ang mga talata nito ay hindi ipinaliwanag ng puspusan sa aming wika? Ano? Isang aklat na hindi sa wikang Arabic? At ang sugo ay isang Arabo? Hindi naman ganun katanga ang dakilang tagapaglikha na gagamitin niya wikang English tapos ang sugo, Arabo. Diba? Hindi ganun. In fact, sinabi ng dakilang tagapaglikha na kapag siya ay magsusubo ng sugo, abay kung ano yung wika niya, yun ang gagamitin niya doon sa kanya. No? Ganito ang sinasabi sa chapter 14, ang talata ay 4 ikro. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ikr. At hindi kami nagsugo ng isang sugo maliban sa wika ng kanyang pamayanan. Yun! Upang kanyang maiparating ang mensahe ng malinaw sa kanila. Yun! At si Allah ang nagliligaw sa sinumang kanyang maibigan at namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan. At siya ang pinakamaalam, ang pinakamaalam. Uy, di maliwanag, Brother Lord po, yung sagot pala. Ang dakilang tagapaglikha, ang Allah, nagsugo sa isang sugo, kung siya magsugo ng isang sugo, gagamitin niya ang wika ng kanyang pamayanan. Halimbawa, kung ang sugo ng Allah ay isang Amerikano, eh hindi naman tama yata na ang gagamitin na wika doon ay Cebuano. Katulad nung nakikita natin sa YouTube, mga Amerikano nagsasalita ng Cebuano. Ganun eh. No? So, ang purpose ay para maintindihan ng kanilang pamayanan yung mensahe. Dahil si Propeta Muhammad ay isang Arabo, sallallahu alaihi wasallam, ay di Arabic yung Quran. Dahil kung ang Propeta ay naging Amerikano, si Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, naging Amerikano siya, tiyak ang Quran na sa English yun, hindi yun sa Arabic. Oh. O yun ang pinakamadaling sagot doon. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang Arabo, so ang ginamit na wika sa Quran ay Arabic. Ganun lang yun. Kasi ang wika niya Arabic. Kasi Arabo siya. At sabi nga ng Allah, kung magsugo siya ng sugo, ang gagamitin na wika, kung ano yung wika ng kanyang pamayanan na kung saan doon siya isinugo. Kasi hindi tama na gagamit ka ng ibang wika. Halimbawa, dito sa atin, tayo ay mga Pilipino, nagsasalita ng Tagalog. Tapos ang dumating dito na sugo ay nagsasalita ng Inchik. Walang anong klaseng ano yun? Logic. Walang ka-logic-logic, di ba no? Walang ka-logic, walang logika, ika nga. O, si Kristo. Sa Biblia po, ito ang maganda. Sa Biblia, si Kristo nagsasalita ng Aramaik. Ang problema, yung bagong tipan sa Biblia, hindi sa Aramaik ito unang isinulat. Yun ang maliwanag na walang kaluhika-luhika. Alam mo kung bakit? Ang bagong tipan sa Biblia, yung New Testament, unang isinulat sa wikang Griego. Hindi wika ni Kristo yun. Ang wika ni Kristo ay Aramaik. Bakit ang New Testament isinulat ito sa wikang Greek, na hindi naman si Kristo nagsasalita ng Greek, Griego. Oh. Di ba? Yun ang malaking question. Oh. Tapos, bakit? Si Kristo ba? Isinugo ba siya para sa mga Greek people? Ah, hindi po. Si Kristo, isinugo siya hindi para sa mga Griego. Isinugo si Kristo para sa mga nagsasalita
ng katulad niya. Halimbawa, Mateo 16:24, sabi ganito, datapwat siya ay sumagot, si Kristo daw ay sumagot. At sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. O sa Israel siya ay sinugo. Ano ba ang wika ng mga Israelita? E di ba ang wika nila is Hebrew at saka Aramaic. Hindi sila mga Greek. Yung Greek, yan yung wika sa Greece. O, eh, nagkataon lang na nung panahon ni Kristo, ang kanyang bayan ay nasa ilalim ng Greek civilization. Influensya ng Greek civilization dahil sinakop sila ng kung sino-sino mga mananakop. Oh. Eh, hindi naman para sa Griego o Greek ang mensahe ni Kristo. Ang mensahe ni Kristo ay para sa mga bayan, sa bayan ng Israel. Doon nga siya sinugo eh. In fact, alam mo, Brother Luke po, sa panahon ni Kristo, pinagbawalan niya yung kanyang mga alagad mismo na mangaral doon sa ibang tao na hindi mga Israelita. Ito po, sa Mateo 10, ang mga talata ay simulan ko sa 5, ganito ang pagkasabi. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus, ibig sabihin yung kanyang 12 disciples. Huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintel, sabi niya. Yun pong hintel, kapag hindi ka Hudyo, ang tawag sa'yo hintel sa Biblia. Kapag hindi ka Hudyo, sa mga tuwid, Samaritan, Griko, Roman, yan ay mga hintel sa Biblia. Huwag, sabi ni Kristo, huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Sabi niya. Yun ang kanyang utos. Huwag daw pumunta doon sa alinmang daan ng mga hintel o di kayo sa mga taga-Samaria. Kundi ang pupuntan lamang yung mga Hudyo. Kasi doon nga si Kristo isinugo. That is why ang wika ni Kristo, Aramaic. Dapat ang Biblia, New Testament, dapat Aramaic. Eh, sad to say, ang New Testament, unang isinulat po yan sa Griego, sa Greek. Sa Greek. Alam yan ang ating mga scholar ng Biblia. Maging ang mga pastor na nag-aral sa Biblia, alam nila yan eh. Na ang New Testament ng Biblia, ito'y unang isinulat sa wikang Griego o Greek, hindi sa wika ni Kristo. Isang patunay na hindi original. Hindi sa original. No? Okay. So, yun po ang aming kasagutan kung bakit ang Quran ay Arabic. Mapunta tayo sa Biblia tuloy. No? Huling katanungan po mula kay Texter 0918-948-1143. Good afternoon. Good afternoon din. Ano-ano po ba ang mga aklat sa Biblia na binanggit din sa inyong Quran? Ah, Sheikh. Napapaano tayo nito ng marami, oh. Ano-ano naman daw yung mga aklat daw sa Biblia na binanggit sa ating Quran? Malamang, Sheikh. Eh, marami po. Katulad halimbawa, ganito. Yung Salmo ni David. Psalm. Sa English, Psalm. Or Salmo, kung sa ano pa, kung sa Tagalog, Salmo. Ang Salmo ni David, ito rin ay binanggit sa Quran. Saan mabasa na ang Salmo ni David ay binanggit sa Quran? Ito, basahin natin, Sheikh, ang chapter Suratul Isra 17:55. Tingnan natin. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad fassalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Yan. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Zabura. Yan. Kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ikro. At ang iyong Panginoon, ang ganap na nakababatid kung ano ang nasa kalangitan at kalupaan. At katotohanan aming itinampok ang ibang mga propeta na higit sa iba.
at kay David ay aming ipinagkaloob ang salmo. Liwanag, no? Salmo. Sa Biblia, Sheikh, meron ditong aklat na salmo o aklat ng mga awit. Psalm sa English. At sinabi nga ng dakilang tagapaglika, si Allah nagsabi na kay David, sabi niya, ay aming ipinagkaloob ang salmo o psalm. Oh, ang liwanag, oh. Liwanag. Wa atay na Dauda Zabura. Zabur. Arabic niya kasi Zabur. So, English, psalm. Tagalog, salmo. Yung salmo na mababasa natin sa Biblia, binanggit yan sa Quran. Ito, dagdagan pa natin siya. Yung gospel. Ano yung gospel? Yung ebanghelyo. Ebanghelyo. Yung ebanghelyo, abay, binanggit din po yan dito po sa Quran namin. Saan natin mabasa sa Quran? Marami. Actually, marami, no? Mag-cite tayo ng isa. Sa Quran chapter 5, ang aya ay 46. Ganito po ang pagkasabi. Iqra. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dalawa nga pala ang binanggit yan, Sheik, no? Yung Torah at saka yung Injil. Ayan, pinakamalapit na kahulugan, Iqra. At sa kanilang yakap ay aming isinugo si Jesus, ang anak ni Maria, na nagpapatutuo sa Torah, mga batas, na dumatal ng una pa sa kanya. At aming ipinagkaloob sa kanya ang Injil. Ebanghelyo. Sa naririto ang patnubay at liwanag at pagpapatotoo sa Torah na dumatal bago pa rito. Isang patnubay at paalaala sa almutakun, mga matimtiman, matutuwid na mananampalatay. Si Kristo daw ay dumating at ibinigay sa kanya ng Allah yung Ebanghelyo, Injil sa Arabic. Ito'y pagpapatutuo daw sa Torah o sa Taurat. Ito yung mga batas ni Moses na kanyang dinatnan. Tama pala yung sinabi niya sa Mateo 5:17. Sabi ni Kristo ganito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Sabi niya, meron siyang dinatnan ng mga kautusan, mga batas ng mga propeta. At dumating siya, hindi sirain ito, kundi upang ito'y ganapin. So, yun yung Torah na inabutan niya. Yung, sa Biblia, yung five books of Moses, no? Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomio, yan yung Taurat. Eh. So, pero hindi yan yung original, ha? At sa Biblia, wala rin ditong Gospel of Jesus. Wala siya. Walang Gospel of Jesus sa Biblia. Ang mababasa mo dito is Gospel according to Matthew. Gospel according to Luke. Gospel according to John. Saan yung Gospel according to Jesus? Wala. Wala sa Biblia. Hindi nakasulat. Kasi nga, ang Biblia, yung New Testament, unang isinulat sa Griego. Dapat isulat doon yung Ebanghelyo ni Kristo. Saan yung Ebanghelyo ni Jesus Christ? Wala. Wala. Hindi nakasulat. Ang nakasulat dyan, Ebanghelyo, ayon kay Mateo, kay Lucas, Marcos, Juan. Meron pang Ebanghelyo ayon kay Pablo. Nasaan yung Ebanghelyo ayon kay Kristo? At saka yung Ebanghelyo ayon sa iba pang mga alagad ni Kristo dahil meron pa siyang ibang mga alagad, 12 yun eh. No? Saan yun? Ito si Lucas, hindi naman alagad ni Kristo yan. Si Marcos, hindi rin alagad ni Kristo yan. Si Matthew lang. Ngayon, makikita mo na may mga pagkakaiba. Ano? Ito pa, dagdagan pa natin siya. Meron pang binabanggit ang Quran, pero ito siya, wala ito sa Biblia.
isang aklat na binabanggit ng dakilang tagapaglikha, ngunit hindi natin mabasa ito sa Biblia. Anong aklat na ito na binabanggit sa Quran pero hindi siya mababasa sa Biblia? Chapter 87 po yan, ang talata ay 19. Iko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صحف إبراهيم وموسى ayon sa kanyang pinakamalapit na kahulugan ikaw yes brother at mga kasulatan ni Abraham at Moses at mga kasulatan suhuf kung sa Arabic suhuf ni Abraham yung suhuf ni Abraham yan ay kapahayagan na galing sa Allah, ipinadala niya kay Ibrahim o Abraham yan. Ngunit hindi mo na yan mababasa, makikita sa Biblia. Kasi marami kasing mga kapahayagan na hindi sinama din sa Biblia siya. Uh-huh. No? So, yun po yung iba't ibang mga aklat na binanggit sa Quran at ang iba'y mababasa natin sa Biblia. Ngunit ang nababasa natin sa Biblia na mga aklat, hindi na yan yung original. Ngayon, itatanong mo sa akin, yun bang Quran? O ako magtatanong na lang. Tanong ko sa iyo, kapatid na nagtanong, brother o kabayan na nagtanong, o sino ka man, sa inyong Quran ba binabanggit? O sa inyong Biblia ba binabanggit ba ang Quran? Kasi po, mayroon akong nabasa sa Biblia na ang binabanggit doon ay ang Quran. Yes. Sa Quran, sa Biblia, binabanggit ang Quran. Kaya po, ang tao, wala po siyang dahilan para hindi paniwalaan ang Quran. Bakit? Eh, ang Quran binabanggit sa Biblia. At yung mga aklat sa Biblia, yung iba binabanggit sa Quran. Tapos, mismo ang Quran binabanggit sa Biblia. Sinasabi. Saan natin mabasa yan? Naku, wala na tayong oras kasi, brother. Sayang. Oo. Kung may oras pa sana, eh, babasahin ko sa Biblia na ang Quran ay binanggit. Dahil sinabi rin ang Quran na siya ay binanggit sa mga naunang kasulatan. Oh, eh, ang Biblia, nauna yan eh. Sa Biblia, nandyan mismo, binanggit talaga siya, brother. Mas nabitin pa yata ako sa nakikinig dyan. Yun nga eh, pero wala na tayong oras kasi brother Lodpo eh, no? So, kaya magpaalam ka na, brother Lodpo. So, wala na tayong oras. Ako na siya magpaalam para sa inyo, no? Oh, sa ngalan na aking mga kasama, salamat Sheikh Morris at saka si Brother Lutpo sa inyong pagparito sa ating palatuntunan. Nawa po, nakapulot kayo ng mga maraming kaalaman sa aming palatuntunan, no, dito sa radyo. Huwag niyo pong isipin na ito po ay isang paninira, no, sa ibang relihiyon. Ito pong aming palatuntunan ay isang paghahayag lamang, paglalantad ng katotohanan at nasa inyo po yan kung inyo'y tatanggapin ito o hindi. Wala po kaming hangad na saktan po ang inyong mga damdamin. Ang amin po lamang ay ang maiparating sa inyo, ang matuwid na aral, upang sa ganun po tayo ay magkamit ng tamang paniniwala, magkaroon tayo ng tamang paniniwala, magkaroon tayo ng tamang pananaw din sa buhay, no? At of course, kapag tama ang paniniwala mo, ang makikinabang dyan, ikaw din. Ikaw rin po ang makikinabang. Ikaw rin magtatagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Yan po ang ating layunin sa ating palatuntunan. At kung sakaling may mga bagay po kami nasabi at ito po ay naging masakit po sa inyong pandinig, sa inyong puso't isipan at damdamin, no? Naging masakit po ito, ako po personally ay humihingi po ng patawad. At katulad ng lagi naming sinasabi, hindi po kami magsawa na kayo po ay aming anyayahan sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Tunay po na yan ang daan natin para sa ating kaligtasan, ang pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah. Hanggang dito na lamang po, ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May umaray na naman dito siya.